Gigayuma. Ang partido niya ay Kapayapaan, Katarungan at Kaunlaran. KKK. Sir? Okay, salamat po. Maayad hapag-uma. Ako po ay isang from the indigenous people, Higaunon Tribe of the NCIP-approved CADTI number 212 with 32,000 hectares sa Sitio Binasan, Barangay Rugungon, Iligan City, Lanao del Norte. Has been 30 years customary legal counsel ng indigenous justice system as per approved ng Republic Act 8371 as under the Mediation Arbitration Court of the Indigenous Justice System. And then, salamat po sa pagkakataon at makapagtakbo para po sa sektor ng indigenous people na sana mismo po sa hanay namin ay magkaroon ng indigenous representation sa loob po ng Senado. Salamat po. Yes po. Hello po, good morning. Sir, maliban po po sa pagkakaroon ng indigenous people's representation sa Senado at pagkakaroon po ng mga batas na paprotekta sa interes ng mga katutubo, ano pa po yung mga iba pang panukalang batas na nais po ninyong isulong? Magandang tanong po yan. Meron po tayong ginagawang enabling law na kung tawagin ay anti-land grabbing, anti-land syndicate task force commission. Ito po ay katulad halimbawa na tinatawag na Independent Constitutional Commission, katulad ng Civil Service Commission, katulad ng COA, na kahit anumang administrasyon ay mananatili. Dahil ano ang dahilan? Sapagkat ang IP law, pag meron pong isang presidential decree, pwede po siyang machap-chap. Kasi ang CADTI po ay isang administrative title, hindi po siya judicial title. So ibig sabihin, magkakaroon ng katumbas ng LRC, kung tawagin ay Ancestral Land Registry Commission, na alam naman natin ang talamak ng mga sindikato sa palupa. At maging malino po na sana ay hindi machachap-chap or magkakaroon pa ng more tampering of lands. So, yun po ang isang issue. Pangalawa po ay itong tinatawag na customary law court in the Philippines. Katulad sa Amerika meron po talagang judicial system na under talaga ng branch ng Amerika. Dito sa Pilipinas, meron po tayong Sharia court. Pero ang tribal court sa Pilipinas, wala po tayong circuit courts na kung tawagin. Mas marami pong IP sa buong Pilipinas. More than 14,185,645 as of NSO survey na ngayon ay PSA na. Bakit ang mga Muslim merong Sharia court? Nasaan po ba ang tribal court system ng mga IP? Salamat po. John, inquiry.net. Hello sir, good morning. Yes po. With your point, sir, dito sa tribal court, are you calling for this establishment, sir, ng isang tribal court? Yes po.
Time po ni former President Marcos, with his presidential decree, nagkaroon po talaga ng Sharia court system. Kami pong mga tribal lawyer, hindi po kami saklaw ng Supreme Court ng Pilipinas. Ibig sabihin, lahat po kami pro bono. Kami po ay tinatawag na amicus curiae. Sana kung papayagan po ng taong bayan na magkaroon ng magiging branch court na po ang tribal court system sa Pilipinas kagaya sa Amerika. Bakit kaya ng Amerika eh? Bakit hindi pwede sa Philippines? Yes, sir. Thank you. Follow up, sir. Are you a registered lawyer po? Hindi po kami ina-allow or hindi po kami qualify, hindi po kami dapat kumukuha ng IBP sapagkat kami po under ng SCAR na kung tawagin ay International Special Court of Arbitration and Human Rights. Pangalawa, under jurisdiction law ng Section 65 ng IPRA law, meron po saliring justice system. Ngunit hanggang mediation arbitration lang. Ang ibig kong sabihin, gagawa tayo ng batas na ang tribal court system hindi lang hanggang arbitration mediation, magiging regular trial court siya katumbas ng Sharia court na budget po mismo ng judicial system. Yes, sir. So ngayon, sir, ang katumbas ba ng tribal court mediation is barangay? Ganun po ba? Hindi po din sa barangay. Bago po, malinaw po sa Section 66, anumang mga dispute bago dalhin sa NCIP o barangay o regular court, dadaan po sa customary system ng aming justice system. Sorry, sir. From what tribe po kayo? From the Higaonon tribe, Iligan City, Barangay Binasan, Barangay Rugungon, Sityo Binasan. Kati number 212 ng NCIP, 32,000 hectares. Ang province, sir? Sorry. Province of Lanao del Norte, Mindanao. Kabila lang po ay bundok na Marawi, bundok po ng Binasan. Okay, Jeffrey Hernandez, ABS-CBN. Salamat po. Good morning po. Good morning din po. Sir, as you mentioned kanina, we have more than 14 million na IPs. That's yes. More than enough to get you a seat po sa Senate. Sir, how do you plan to win this election? Ano po ang mensahe po ninyo sa ating mga IP? Salamat po sa tanong. Ang mga IP po na may tinatawag kaming kadatuan, kami po ay black voting. So, mamarapatin ay nananawagan ako sa lahat ng 110 tribes in behalf of the IP. Kung magkakasundo tayo by way of customary pact, ang tawagin po namin customary pact na pagkakaisa ng aming indigenous decision, maaari pong makuha natin ang 14 million votes. Dagdag na po doon yung ating mga non-IPs. Salamat po. Go ahead. Hi, sir. Good morning. Jairo Bulieto from Rappler. Sir, base po sa data ng University of the Philippines, sir, karamihan po sa mga IP schools under LUMAD po ay sarado na. Ito po yung mga sineset up ng mga volunteer po para turuan yung mga katutubong LUMAD po. Tama. Ano pong masasabi niyo, sir, na most, if not most, of these schools are already shut down? Magandang tanong yan. Kahit po nagsha-shutdown ang LUMAD school, salamat naman kung ano man ang dahilan, para sa pangkalahatan, meron naman po tayong distance learning. Ako nga, graduate ako ng distance learning ng ICS. So, we have alternative. So, hindi naman po siguro problema kasi meron tayong distance learning schools, meron naman ding IELTS ang ating DepEd. Iga-guide lang po natin sila for the best reason. So, kung ano man yung natapos ng ating mahal na Pangulong Duterte, that's for the interest of all. Sir, just a follow-up question lang po. Aside from shutdown of schools, meron din po mga cases na yung mga LUMAD activists in particular were killed, especially under Duterte's time, sir. In the last year, sir, as a LUMAD leader, what have you done, sir, to help these kababayans niyo po in the tribe, sir? Nag-focus po tayo, kami sa Alliance, nag-focus po kami sa legal customary advocacy. Kasi sa totoo lang, kahit LUMAD po kami, marami sa amin hindi alam ang customary law. In fact, hindi namin alam kung paano gagawin ang justice system namin. Masakit naman natin sabihin, yung mga hindi LUMAD, mas magaling pa sa IPRA law. Pero kaming mga LUMAD, majority of us, kaya mamarapatin, gagawa tayo ng batas na ang IPRA law ay magiging integration course ng DepEd at ng CHED. Kasi paano kami maintindihan ng IP, ng barangay, ng LGU,
Kahit nga ang LGU, hindi nga nila alam mismo ang IPRAL, no? Kahit nga ang police forces natin at mabubuting nating hanay ng ating Philippine Army, hindi nila alam kung ano ang provision ng IPRAL. That was my experience in Negros. Muntik na nga tayong namatay doon sa Negros eh, dahil hindi alam ng mga kadri, hindi na naman alam ng police ano tong IPRA. Thank you po. Pero naging peace naman po. Sir, okay. June Bird, tapos na po yung 8 minutes. Salamat po. Sir, magpapapoto po kayo. Ulit sa gitna po, sir. Maraming salamat po. Thank you. Ay, sorry. Ano pa po? Hindi pa tapos. Okay, thank you. Integrity pledge po.